Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno. Nasa Sabado tayo ng ikapito na linggo ng karaniwang panahon sa pangalawang taon ng ating pagdiriwang. At ang ating pong tema ngayon ay tungkol sa kabutihang loob. Kabutihang loob, ito yung dapat nating isabuhay bilang Kristiyano. Sa salitang Hebreo, maiksi lang po ang kabutihang loob, chesed. Pero sa salitang koinokona Griego, sapagkat ang atin po mga pagbasa ngayon ay nasa koinokona Griego, ang kabutihang loob ay storgiki kerisini. Pero sa Latin, madali lang, benignos. At itong kabutihang loob ay siyang nagpapahayag sa atin paano tayo mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos na ating napakinggan ngayon sa sulat ni Santiago, Kapitulo 5, verso 13 hanggang 20, na una sa lahat na magkaroon ng pasensya at pagtitiis. Yung magkaroon ng kabukasang loob, kabutihang loob, kailangan ay tanggapin ang about isa. At kung halimbawa may sakit, pahira ng langis. At kung mayroong nagkasala, ay patawarin. Kung mayroong nangangailangan ng payo, ay papayuhan. Lahat ng mga ginagawa natin upang ayusin ang lahat ng buhay at kung sino mang nagkasala ay bibigyan ng pagkakataon na magbalik loob dahil ito ang daan tungo sa kabutihang loob o sa salita pa ng mga Hebreo, chesed. At itong chesed o kabutihang loob ay siyang dapat nating gawin upang tayo ay magkaroon ng panalangin na taimtim sa ating Panginoong Diyos ayon pa sa Salmo 140 na gaya ng salmista sa versikulo 2, dalangin ko'y tanggapin mo sa handog na parang samyon ng insenso. Sa ating ebanghelyo ngayon ni San Marcos, Kapitulo 10, versikulo 13 hanggang 16, ang kabutihang loob ay ang pagtanggap ng paghahari ng Diyos tulad ng isang bata. Ano po ang dahilan bakit kinuha ng ating Panginoon ang mga maliit na bata na siyang magiging halimbawa o palatandaan kung paano tayo tatanggap sa ebanghelyo ng paghahari ng Diyos? Una, sa kultura ng mga Hudyo, ang mga bata ay walang kapangyarihan. Ang mga bata ay hindi tinatanong kung ano ang kanilang gusto. Ang mga bata ay dapat sumunod. Kaya ang pagkaroon ng maliliit na umapangkumbaba na pagtingin sa buhay ay siyang katayuan na tayo ay hindi magmalaki at hindi maging hambog o magkaroon ng malaki o matigas na ulo, bagkos ang ating ipahayag ay ang kabutihang loob o chesed, kabutihang loob. At itong kabutihang loob ay ang pagpakumbaba gaya o tulad ng isang bata. Na kung saan itong ating ebanghelyo ngayon nagpahayag, una sa lahat, dahil sa kabutihang loob ng ating Panginoong Hesus, kanya pong pinalapit ang mga bata na para sa mga Hudyo, hindi dapat lalapit ang bata sa Panginoong Hesus. Bakit po? Ang ating Panginoon ay isang rabi. Ano po yung rabi? Ang rabi ay isang guro. At ang guro ay tinuturing na dapat sa kanyang pagtuturo ay walang bahid na pagpaparumi. Meron kasi silang tinatawag na tradisyon ng kalinisan na ang mga guro o ang mga magtuturo o ang mga rabi, bago sila magtuturo, kailangan magkaroon ng kalinisan sa kalooban.
Eh yung mga bata, alam niyo mga bata, tinuturing sila na marumi para sa mga Hudyo sapagkat kung saan saan nila pumupunta at kung walang control kung ano ang kanilang buhay, kaya hindi sila dapat lalapit sa isang rabbi bago ang isang rabbi ay magtuturo. Kaya itong mga apostol o kaya mga alagad ng ating Panginoon, pinagsabihan nila yung mga magulang na nilapit yung kanilang mga anak para ipatungan ng kamay ng ating Panginoon at sila'y basbasan. Ganun na lamang kasimple. Pero dahil sa tradisyon na tinatawag na tradisyon na dapat mayroong kalinisan na bago ang isang guro, bago ang isang master o ang isang pinuno ay magtuturo, kinakailangan na may kalinisan siya sa kalooban. Hindi nila tinitingnan ang tinatawag na kabutihang loob, chesed, sa loob mismo ng ating Panginoon. Sapagkat siya ay tunay na Diyos at tunay na tao. Tunay na tao, naging raging rabbi o guro, pero sa loob-loob niya, siya ay tunay na Diyos. Na ibig sabihin, mayroon na siyang likas ng kabutihang loob na hindi ito magkaroon ng mansa o magkaroon ng tinatawag na karumihan kahit sino mang lalapit sa Panginoon, lalo tigit na ang mga maliit na bata. Kaya sinasabi ng ating Panginoon na hayaan ninyo o pabayaan ninyo na mga bata lalapit sa akin sapagkat katulad nila ang lahat ng mga tumatanggap sa paghahari ng Diyos. Dahil ano po ang paghahari ng Diyos? Ito yung ebanghelyo na tinuturo ng ating Panginoon. At una sa lahat, ano po ang laman o esensyal na turo sa loob ng ebanghelyo? Ang una, pag-ibig. Pag-ibig na mayroong dalawang antas. Ang unang antas, pag-ibig sa Diyos, higit sa lahat. Ang pangalawang antas, pagmamahal sa kapwa, gaya ng pagmamahal sa sarili. Ito yung una, pag-ibig. Pangalawa, katotohanan. Ang katotohanan ay siyang pagtuturo kung ano ang totoo. Masakit man tanggapin sa mga namumuno o nasa kapangyarihan o sa mga mayaman o sa mga kilalang tao, pero ang katotohanan ay dapat tanggapin upang ang lahat ay maayon sa kalooban ng Diyos o sa plano ng Diyos o dili kaya tumatalima sa tunay na daan ng Diyos. Noon ang simbahan ay tinatawag na daan ng Panginoon. Pangatlo, ang paghahari ng Diyos ay ang paghahari ng may habag at awa. Na ibig sabihin, kinakailangan na magkaroon tayo o magpakita tayo ng habag, compassion o yung pakikiisa, pakiramay sa ating kapwa-tao at magkaroon tayo ng awa na handa silang tanggapin kahit sino man sila. At ang kasunod ay liwanag. Dahil ang paghahari ng Diyos ay paghahari ng liwanag. Samantala, yung mga nasa kapangyarihan, ang kanilang pinapairal ay ang karimlan o ang tinatawag na mga masama na hilig, masama na ugali o kapangyarihan, pagkontrol, paglalamang at mga injustisya, lahat na yon ay tinatawag na karimlan. Marami pa ang mga laman doon sa paghahari ng Diyos, pero yung sinasabi ko sa inyo mga elemento, yun yung mga napakahalaga at yun yung ituturo ng ating Panginoon. At bago siya magtuturo, dapat walang bahid ng mga taong may ituring na magparumi sa kanya. Yun yung dahilan bakit pinigil nila ang bata. Pero kinuha ng ating Panginoong Hesus ang bata na siya pang magiging modelo, na siyang magiging halimbawa, ano ang ating pagsabuhay ng paghahari ng Diyos. Hanggang ngayon, ang paghahari ng Diyos ay nasa laman ng ebanghelyo na inyong marinig kung basahin yung ebanghelyo araw-araw. At yung laman sa ebanghelyo ay dapat nating pagnilay-nilayan at ipraktis o isabuhay. At ito yung ating pagsabuhay
sa turo ng paghahari ng Diyos. Hindi po natin tingnan ang tradisyon na ito ba'y dapat magkaroon muna ng kalinisan ng kaluuban o ganito at ganyan. Atin pong tingnan ano ang pagkinig, paano pagnilaylayan ang ating napakinggan, at ang ating napagnilaylayan ay ating tingnan ano ang mensahe nito para sa ating buhay at ating isabuhay o i-practice ang lahat ng mga turo ng ating Panginoon. Ito ang mahalaga. Kaya ang paghahari ng Diyos, una sa lahat, ay paghari ng tao na may puso. Bakit po? Ang kanyang unang turo ay tungkol sa pag-ibig. Kailangan na ang sa ating mga tahanan, may puso tayo. Sa ating pakikitungo sa ating kapwa, may puso tayo. Sa ating paglilingkod o trabaho, may puso tayo, may pagmamahal tayo. Sa lahat ng ating ginagawa, may puso tayo. Kung mag-alay tayo sa Diyos, may puso na pag-aalay. Heartfelt ang tawag pa doon. Kaya ito yung tinatawag natin na ating pag-practice. Marami pa po na sana nating gawin, pero dahil kapos tayo ng panahon, at isasabihin na natin na una, ang mga maliit na bata ay nagpahayag ng palatandaan ng paghahari ng Diyos. Bakit po? Sapagkat ang mga bata ay walang kapangyarihan at ang kanilang kapangyarihan ay nagdepende sa mga matatanda na o kaya sa mga magulang nila o kaya yung mga ate at kuya nila, na ang masabi dito, dapat ganun rin ang tao, na tayo ay hindi magpapahayag ng ating kapangyarihan bagkos mapagkumbaba na tanggapin ang kalooban ng Diyos. Pangalawa, na mga bata ay katulad din sa paghahari ng Diyos sapagkat ang mga bata ay inosente at walang mga bias sa pagtingin sa buhay. Dapat ganun din tayo kabukas sa ating pakikitungo sa buhay, pakikitungo sa ating kapwa, na tatanggap tayo at tanggapin ang ating kapwa kahit sino man sila sapagkat sila ay nilikha na kawangis at larawan ng Diyos. At kung anumang pinagdaanan sa buhay ng ating kapwa-tao, handa nating pakinggan. Wala man tayong magagawa sa ating pagkinig sa kanilang mga daing, sa kanilang mga karanasang napakabigat o mga pagsubok sa buhay na mahirap tanggapin, ngunit ating napakinggan, nakikiramay na rin tayo kaya mayroon tayong habag at awa sa kanila. At pangatlo, na ang ating pagtingin gaya ng bata ay simple. Ang mga bata ay simple. Wala pong arte. Wala mga purluloy. Walang kung ano-ano mang mga palabuti. Simple ang buhay natin. Sapagkat ang isang tunay na Kristiyano ay simple ang pamumuhay. Hindi masyadong umaarte. Hindi nagmamayabang. Bagkos, simple na tatanggap sa Diyos, simple sa pagpapahayag ng pag-ibig at panampalataya sa Diyos, ngunit malalim naman sa pagtiwala o marubdob na pagtitiwala sa Diyos upang ang panalangin ay magiging taimtim at sinsero. Ganito dapat ang ating isabuhay. Hindi tayo kagaya ng mga bata, ngunit tulad ng mga bata ay ating tanggapin ang Diyos, mahalin siya, paglingkuran siya, pagpugayan siya, sapagkat siya ang Diyos ng lahat ng mga maliliit, lahat ng mga bata, at lahat ng mga taong may tulad ng isang bata sa pagtanggap ng kanyang paghahari. Naway mag-ahari ang Diyos sa ating mga puso, sa ating mga isipan, sa ating mga tahanan, sa ating mga trabaho, sa ating mga opisina, sa ating mga sakahan o saan man tayo, upang ang lahat ng ating ginagawa ay pagtalima sa Diyos na may kabutihang loob. Kaysed, ang Diyos ay may kabutihang loob. Naway, ito'y ating isa buhay sa ating buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos.